Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, bago tayo tumungo sa ating main vlog, sa pinaka-topic natin, gusto ko lang muli magpasalamat kay, no, kay Kahaw and family, kay Ate Dulce, kaya kay Consel Lando sa pagkasikasa po sa atin at the same time pagpapatuloy sa kanyang resort. So, sobrang thank you po talaga Consel at Kahaw. At yun nga, wala tayong ginawa doon kundi mag-vlog. At yun, makasya lang mo din sa mga taga-Bukana. At the same time mga may, sobrang thank you din sa Team Aswang, sa Kubunuto, kay Kanuto, kay Step Official Vlog, kay Katuba, tapos Team Aswang sa pag-asikaso po sa atin. At kahit na short stint mga may, limitado kasi yung oras namin mga may na mag-stay doon, gawa ng meron kami nga asikaso yun din dito sa Santa Cruz. So later on mga may, medyo paplanuan natin, abaan natin yung pag-ano natin pag-vacation doon para at least mas matagal ang bonding sa mga taga-Bukana at the same time sa Kubunuto. So inibay tayo ni Kanuto na mag-overnight sa kanila sa Bukid. So kaya sobrang thank you at the same time mga may, para mapuntahan din namin yung schedule namin na iba na nakansel kay Kasilong tsaka kay Olinria, kay Paringulin, para at least mabisita din natin yung mga kaibigan natin. So ngayon, at isa pa mga may, meron din ako nakita na vlog. So hindi ko alam kung kailan pumunta doon si Lutong Kabalin. Nakita ko sa vlog niya ni Jimmy Nukum na pumunta. Baka nagkasalisiyang kami ng araw o oras. So sayang, hindi ko na-meet ng personal si Lutong Kabalin. So shoutout kay Lutong Kabalin. So anyways mga may, 4 days na po ako na hindi nakapag-review and revenue update. So babalik tayo sa mainit-init na usapin mga may. Yung Lucky 9 mga may, di ba? So sa Battle of Champions. So ngayon, ang kinuha kong details is nasa day 5, pero dun sa mga vlogs nila is nasa August 7, day 7 na po mga kamay. So ngayon, dapat meron na silang $500 sa day 5. At the same time, ang dapat nilang ma-achieve is $3,000 para mag-credit po sila. So yan naman is itatry lang kasi itong Battle of Champions mga kamay is pure vlogs po mga kamay. So kailangan nila mag-isip ng content para makagain po sila ng revenue na minimum na $100 para makagraduate sila dun sa 3,000. So try lang naman mga may, kung kaya. So yun lang ng ni Bajaber. So kung kaya, mas maganda yung tatakbo ng channel. Kaya titingnan natin dito mga may, sa mga top contenders kung ano bang lagay or takbo ng kani-kanin channel dito sa Battle of Champions, kung okay pa ba or hindi na. So ngayon, lahat ng details syempre, ginawa sa channel nila, naggawa tayo ng estimation mga may. So which is, iniba-iba ko na mga may yung RPM kasi hindi ko na siya in-average gawa nung magkaiba ko talaga ng RPM nila. So minimum dito na linagay ko is 2.2 per 1K, $2.2 per 1K. So to the maximum na $3.5 per 1K. So para at least medyo close tayo dun sa nagiging actual. So ginawa natin by the views mga may, yung competition. So any movement mga may, baka nag-update na sa kanil-kanil channel, hindi na natin yun na capture. So as of now. Tapos ngayon, i-convert natin yan mga may sa Philippine Peso. So titingnan natin dito mga may sa contenders na to kung sino pa talaga ang may potential na makagraduate sa kanilang sham. So linat, pag-usapan natin mga may. So ngayon, kukunin natin yung ranking na ginawa ni Bajaber. Sisimula tayo sa number 9 mga may. So ang ating number 9, walang iba kundi si Mercy Perez Official. So lahat ng details mga may, makikita nyo po sa harapan nating screen para masundan nyo po ako mga may. So anyways, si Mercy Perez Official, si Ka-Shortage, meron siyang subscribers count na 4.98k. So total vlogs na po as of August 7 is 15 vlogs. So katangalian ko po ito kinuha. So total views na nakuha niya doon is around 11,388. So nag-average lang po si Mercy Perez ng 759 views per vlog. So napakababa po niyan. So ang in-estimate ni Bajaber, 30 to 50,000 views. So pwede nilang ma-reach yung $100. So sobrang layo po doon ni ni Mercy. So anyways mga may, pag kinuha natin total estimated revenue niya by the views, pwede siyang kumita doon ng $25.05. So nasa 2.2 to mga may na RPM. So ngayon,
Noong day 4, sa revenue update ni Bajaper, nakakuha na po si, ano, si Ate Mercy ng ano, $22. So kahapon mga main, sa day 5, nakakuha siya ng $29. So sobrang layo po niya sa $500. So milya-milya po ano, ang layo. Kumbaga, hindi ko alam kung mahabol niya pa yung ano, deficit, pero hopefully ano, makakuha siya ng magandang revenue dito. So ngayon, yung naging niya po doon sa one day na interval is $7 lang po mga may. Sobrang way below sa 100 na minimum. Ngayon, pag ginawa natin daily average siya, nag-average lang po si Ate Mercy ng ano, $5.80 doon sa limang araw na span na natapos na. So dapat sa 500 po, 100 ng 100 ang, ano, ang daily average. Ngayon mga may, pag once nagtuloy-tuloy yan, hanggang sa dulo, 5.80 ng 5.80 hanggang sa katapusan. So nasa 31 days tayo ngayon. Ang posibleng kitain ni ano ni Mercy Perez Official is around $179.80, which is pag kinumbert po natin yan sa Philippine peso sa 56.14 na palitan, that's around 10,093.97 pesos. So itong earnings na nakuha ni Ate Mercy, pure vlogs po ito mamay, pero pag kumpara natin sa doon sa pa-challenge sa Itbulaga, eh mas malaki pong nakuha niya doon sa ano, sa Itbulaga mamay, nasa around 400 plus yata siya. Pero kasali po doon yung perks mga may. So dito, Biro Vlogs, itong revenue na to, hindi na po biro. Sa tulad naming small YouTuber, lalo kay Ate Mercy. Kasi kung makikita nyo mga vlogs niya mga may, hindi naman po talagang ano, maganda yung, ano, yung views niya. So mga less than 1,000, may 1,000, pero most likely less than 1,000 po mga views niya. Pag ito po nakuha niya, not bad po sa bilang sa isang ano, small YouTuber. Maganda na po yan na makasahod po siya ng ganyan. Pero syempre, we are aiming for more mga may. Kaya nga po nagpupursige tayo sa pag-vlog mga may, para at least ma-establish natin channel at makakuha tayo ng magandang revenue every month. So anyways mga may, good luck kay Ate Mercy. So hopefully masuportahan po ng mga ano natin, community natin yung ano, yung mga contenders ito. Lahat po. So alam ko karamihan ko naman po mga may, lahat po may mga manok. So hopefully ma-i-play niyo rin po yung iba. So anyways, ito na mga may, yung number 8 na. Si ano, si Nick Nika TV. So meron siyang subscribers count na 31.1k. So ang bilis to. 4 days ago, then nasa 30,000 yata, 31. So tumataas yung subscribers count ni ano, Nick Nika. So nakapag-vlog na po siya ng ano, ng 13. So ang views na nakuha niya doon is around 37,235. So nag-average po si ano, si Nick Nika ng 2.8k views per vlog doon sa 13. So pag ginawa natin total ano, estimated revenue niya, papalo po siya ng $81.92. So which is okay na po yun mga may, as early sa 7 days mga may. Ngayon, pag ginawa natin ano, day 4 niya sa revenue update ni Bajaper, ang nakuha niya doon is $65. So kahapon sa day 5, nakakuha na po siya ng $78 mga may. So medyo mababa or sobrang baba at malayo po sa 500. So ang naging niya po doon sa 1 day interval is $13. So ngayon, pag ginawa natin daily average ni, ano, ni Nick Nika sa 5 araw, nag-average po siya ng $15.60, which is pag yan nagtuloy-tuloy, 15 ng 15 hanggang sa katapusan, ang pwede niyang potential na revenue na makuha dyan sa, ano, sa Pachalice Bajaper is around $483.60, which is pag kinumbert po natin yan sa Philippine Peso, that's around 27,149.30 pesos. So not bad mga may, kasi this is pure vlog at mahirap po yan makuha ng isang content creator na small YouTuber na tulad namin, lalo-lalo na din kay Nick Nika. So pwede niya makuha yan pagkasama po yung perks, pero pag pure vlog ay mahirap po yan. Kung maga, sabi ko nga sa inyo, ako nga nag-average lang po ako ng $180 hanggang $230. Pahirapan po po yun mga may. So kaya itong nakukuha ni ano, Nick Nika, maganda na po yan sa kanyang channel. So eto mga may, dadako na tayo sa, ano, sa number 7, si Kabangas Vlog. So si Putikman. Natatawa ako dun sa ano. Grabe, ang lupit ni ano, ni ano, ni Kabangas mga may. So meron siyang subscribers count na 10.2k. So nakapag vlog na po siya ng ano, 17. So masipag mga may, halos ano, 2 vlogs a day. So not bad. Kung kaya niya maging 3 vlogs a day, mas maganda.
So, kumaga, the more vlogs, the more chances of viewing. Or views pala. So, anyways, meron siyang total ano, views na 46,775. So, nag-average po si Kapangas ng 2.7 views per vlog dun sa 17. So, pag ginawa natin total estimated revenue by the views, is around ano, $102.91. So, maganda na po, may sa visa estimation natin, nasa ano po siya siguro, nasa $2 yung ano natin, ang RPM niya. So, anyways, pag ginawa natin ano, yung day 4 niya na revenue dun sa, ano, sa update ni Bajaber, nakakuha na po siya ng $90. So, kahapon sa day 5, nakakuha na po siya ng $121. So, ang naging niya po doon sa one day interval is $23. Although, malaki din si, ano, si Kabangas sa 500. Yun. Pero maganda na po yan kaysa sa, ano, sa mga previous na, ano, na, ano, na vlogs niya na mahina. Kumaga, except doon sa, ano, sa pa-challenge ni Bajaber na kasali siya. So, anyways, mga kamayang, yung daily average ni Kabangas sa 5 araw, nag-average po siya ng $24.20. So, pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, ang potential na pwede kitain ni Kabangas Mamay is around $750.20, which is pag kinumbert po natin yan sa Philippine peso, that's around 42,116.23 pesos. So, mga kamay, ang ganda po ng kikitain ni Kabangas when it comes sa pure vlog, mga kamay. Hindi na po siya biro. 750 na po yan, mga kamay. So, kumbaga, ang ganda ng kalalabasan. Hindi man siya makagraduate, ang ganda po ng, ano, ng result, magiging resulta. Yan pong isa sa mga gusto i-emphasize ni Bajaber. So, may chance talaga pag once na nag-focus talaga sa, ano, sa vlogs, mga kamay. Kumbaga, may potential. The more na meron kang vlogs, the more na magkaroon ng potential na earnings, mga kamay. So, yun po ang isa sa nangyayari sa mga contenders dito, mga kamay. Hindi po siya normal. So, anyways, ito, mga kamay. Dadako tayo ngayon sa number 6. Si Jamie Nukum TV. Si, ano, si Mika. So, meron siyang subscribers count na 29.7K. So, nakapag-vlog na po siya ng 11. Uy, masipag! Kasi, alam niyo naman, mga kamay, nag-time out sa pag-vlog, nag-focus sa live. So ngayon, ayan po, nagsisipag si Mika. So hopefully, mas dalas-dalas ang mga pag-upload. So ang views niya na nakuha, total views nga pala mga may, is around 118,500. O, kita mo na Mika, ang lupit nung ano mo, ng views mo. Sa ano pa lang, sa 7 days, ang laki na. So, bihira po makakuha ang ganyang ano, content creators na ako man din, mahirap na hirapan po ako dyan. So, pag kinuha natin average view niya per vlog, that's around 10.7 views. So, dun sa 11. Pero yun yun mga may 10,000. Nabanggit na rin po ni Bajaber na pag ang isang content creator nakakuha po ng 10,000 views pataas, maganda pong tatakbuhin ng kanyang channel. So, yung earnings na rin kasama dun or kakibat na maganda maging kalalabasan. So, di ba? Ang ganda. Sana mano, makita to ni Mika at yun nga, ma-realize na kailangan niya talaga mag-focus sa vlogging aside sa ano, sa pagla-live. So, anyways, mga may, yung total estimated revenue ni Mika, that's around $237 based sa views by the views, mga may. Ngayon, sa day 4, nakakuha na po si Mika ng $91 sa day 4. So, sa day 5, kahapon, nakakuha siya ng $133 based po sa revenue update ni Bajaber. So, nag-gain po ni Mika, that's around $42. Although, medyo malayo din si Mika, not bad po. Kasi pure vlogs po yan, mga kamay. Ngayon, pag kinuha natin ano, ang daily average ni Mika, that's around 26.60 sa 5 days na span na pa-challenge si Bajaber. Pag yan magtuloy-tuloy, mga kamay, hanggang sa katapusan, 26 ang nakakuha ni Jamie, ang pwede niyang potential na mag-commit kitain is around $824.60. Which is pag kinumbert natin niya sa Philippine peso, that's around 46,293.04 pesos. So, ang ganda po. So, manonood man si, ano, si Mika, si Kapayaso, si Nalim, pakita mo to. Pakita niyo po to kay Mika na focus siya sa vlog, itong pwede niyang ano, kitain sa kanyang, ano, sa kanyang channel. Pure vlogs po yan. Wala pong ano yan, perks, mga kamay. Yan pong potential earnings. Sa 30 days, mga kamay, or 31 days.
Ang sarap po sa feeling pag ganyan pong na nakuha ng isang content creator na na revenue pagka sa revenue ads mismo, hindi po sa perks. So yan pong isa sa mga bino-workout ko sa akin channel. Hopefully makuha po natin yan. So ngayon dadako na tayo sa number 5 mga main. Si Kuya Dang TV, si Solid Kapangit. So meron siyang subscribers count na 59.1k. So teka lang, parang umakyat ata ng ranking si Kuya Dang. Kahapon nung nakaraan, number 4, number 3, number 2, number 1. Parang patas ng patas, Kuya Dang ah. So anyways mga main, na-meet ko rin si Kuya Dang mga main sa Bukaran at si Pangit. So meron siya ng vlogs na 14. So medyo naglaylo siya 2 vlogs a day dapat. Yan, sabi niya hapitin niya daw eh. So anyways, nakakuha na po siya ng total views na 210,300 views dun sa 14. So nag-average po si si Kuya Dang ng 15,000 21.43. Parang talagang kaduluduluhan na. So 15,000 views per vlog dun sa 14. So ang ganda pong mga may, pero halfway dun sa target ni Bayjapen na 30,000 to 50,000. So anyways, yung total estimated revenue ni Kuya Dang based sa views natin, that's around na 525.75 dollars. So ang nito, ang RPM nasa 2.5. so ngayon pag tumuo tayo sa day 4 na revenue update ni Bay Japper, nakakuha na po si Kuya Dang ng 281 dollars. So kahapon sa day 5 nakakuha na po siya ng 314 dollars. So medyo malayo po kasi ito nga pong details na nakuha natin is up as of day 7 mga may. So day 5 pa lang si Bay Japper. So advance tayo ng 2 days alas updated. So nagayon ni ni Kuya Dang doon is around 33 dollars sa 1 day interval. So ngayon pag kinuha natin yung daily average si Kuya Dang sa 5 araw, nag-average po siya ng 62.80 dollars per day doon sa 5 days. So ang ganda po mga may, hindi na po siya biro mga may sa content creator na ganyan na ang kinikita sa isang araw. Ngayon pag nagtuloy-tuloy yan hanggang sa katapusan, 62 ng 62, ang pwedeng kitain ni Kuya Dang sa kanyang channel is around 1,946.80 dollars, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, 6 digit po si Kuya Dang. Kuya Dang mga may, gross po yan 109,293.35 pesos. So yan po ang potential na pwedeng kitain ni Kuya Dang sa kanyang channel. So lupit mga may, di ba? Excuse me po, hindi po biro mga may, pure vlogs. Ang sarap sa piling pagkaganyan na nakakuha ng isang content creator every month. So how much more si Bay Japper mga may. So anyways mga may, dadako tayo ngayon sa number 4. Siyempre walang iba kundi si Kasilong TV Official. So bagya siyang bumaba sa tumaas pala sa ranking, number 4 na siya. So meron siyang subscribers count na 29.2k. so nakapag-vlogs na po siya ng 17. So masipag po si si Kasilong, halos 3 vlogs a day. Grabe So ang views na nakuha niya doon sa sa 17 is around 110,000 views. So nag-average po si Kasilong ng 6.4k views per vlog doon sa 17. So ang total estimated revenue niya sa atin sa by the views is around 385 dollars. So not bad mga may, as early as day 7 pa lang sa estimation natin. Maganda na po yung tinatakbo ng channel ni Kasilong. Ngayon pag kinuha natin day 4 ni Kasilong based kay Bay Japper sa actual revenue nila na update, that's around 259. So kahapon sa day 5 nakakuha na po si Kasilong ng 316. So naging niya po doon mga may is around 57 dollars. So itong mga binabanggit mga may, medyo malalayo po sa malayo sa 500 dapat na minimum. Ngayon anyways, maganda po ang tinatakbo ng nila, channel nila, for sure. So ngayon mga may, pag kinuha natin daily average si Kasilong sa 5 araw, nag-average po siya ng 63.20 dollars doon sa 5 araw mga may. Ang ganda, ang sarap mga may pag ganyan nakuha talaga. Pag kinuha natin mga may, or nagtuloy-tuloy yan sa dulo hanggang sa katapusan, ang pwedeng kitain ni Kasilong sa kanyang channel is around 1,959.20 dollars. So pag kinumbert natin yan sa Philippine peso, 6 digit po mga may, 109,989.49 pesos. So halos dikit-dikit lang po sila ni Kuya Dang. So kumbaga pesos lang po ang pagitan,
Pero ang ganda po niyan, mamay. So yan po ang potential na earnings na pwedeng kitain ni Kasilong sa kanyang channel this month. Pag yan na sustain niya, na ganyan ang makuha niyang daily average 63 na 63. Ang sarap, mamay. So kumbaga magkakaroon ng redemption din sa channel ni Kasilong, kasi for the past few months medyo drop po ang kanyang revenue. So for sure. So ngayon medyo tataas ng bagya. So anyways, mamay, dadako na tayo sa number 3 or top 3. So titingnan natin mamay dito sa top 3 kung sino bang kumakagraduate ba sila sa 3,000 or potential. So silipin natin, mamay. Yung number 3 natin, walang iba kundi si Marjorie Feliciano, si Kapesni. Nabubulol ako dun, kala ko Kapesni pala. So meron siyang subscribers count na 12,000. So congrats kay Marjorie, mamay, 12,000 na po siya. So nakapag-vlogs na po siya ng 19. So at sipag ni Marjorie, mamay. So hindi ko alam kung natutulog pa ba to. So 3 vlogs a day halos. So ang views count na nakuha niya doon is around 150,939 views. So nag-average po si Marjorie na 7.9K views per vlog. So not bad sa mga small YouTuber, pero syempre minimum 30 to 50,000 para ma-reach yung $100. So anyways, pag ginawa natin total estimated revenue niya, kumakarta po siya or pwede niyang kitain dyan is $377.35 doon sa by the views, mamay. Ngayon, pag tumunta kayo sa day 4 niya, ang nakuha niya po sa revenue update ni Bajaper is around $366. So kahapon sa day 5, nakakuha na po siya ng $368. So ang naging niya po, mamay, is around $62. So medyo lumampas sa kalahati sa 100. So kumaga malapit-lapit na. Ngayon pag kinuha natin yung daily average niya ni Marjorie, nag-average po siya ng $73.60 dun sa 5 days na span. Which is pag nag-continue yan o nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, 73 ng 73, ang potential earnings ni Marjorie na pwede niyang kitain sa kanyang channel is around $2,281.60, which is pag pinumbert natin yan sa Philippine Peso, that's around $120,089.02. So, mamay, konting gulong na lang, pasok na siya sa 3,000, mamay. So, ganyan po ang pwedeng kitain ni Marjorie sa kanyang channel pag once na maintain niya ang 73 or lumaki pa dyan. Kung lumaki pa, may chance talaga siya na makagraduate sa 3,000. So, yun po. Good luck kay Marjorie. Hopefully, ma-reach niya yung 3,000 before month end. So, ngayon, tutungan tayo sa number 2. Walang iba kundi si Kuya Noli Vlog, si Yo. So, umabon na po si Kuya Noli. So, kumbaga, sobrang sipag nitong taong ito. So, meron siyang subscribers count na 143,000. So, nakapag-vlogs na po siya ng 24. Siya pong pinakamaraming vlogs dito sa Battle of Champions sa mga contenders. So, ang views niya is umabot na po ng 211,500. Nag-average po si Yo, Kuya Noli ng 8.8K per vlog doon sa 24. So not bad, mamay. Yan talagang ang laruan niya sa channel niya pag tingnan niyo po. So anyways, yung total estimated revenue niya, pumapalo na po ng $528.75. So maganda na rin, mamay, as early as now, day 7 pa lang doon sa pagkakakuha natin. Ngayon, pag tumungo tayo sa day 4, sa revenue update ni Bajaper, ang revenue na nakuha ni Kuya Noli is around $291. So sa day 5 kahapon, pumalo na po siya ng $385, which is ang naging niya po doon is $94, mamay. Alas pasok na po siya sa $100 yung naging niya. So pero medyo konti lang ang ang short niya or deficit niya sa $500. So anyways, mamay, pag kinuha natin ang daily average ni Kuya Noli, nag-average po siya ng $77 doon sa 5 days, mamay. Pag yan nagtuloy-tuloy hanggang sa katapusan, 77 and 77, ang pwedeng kitain ni Kuya Noli, mamay, is around $2,387, which is pag kinumbert natin yan sa Philippine Peso, that's around 134,006.18 pesos. 6 digit din, mamay. As si Kuya Noli, mamay, malapit-lapit po siya sa
$3,000. So, ibig sabihin, may potential po siya makagraduate pag once na dinamayan yung uploads or marami po ang sa kanya ang sumuporta or manood ng kanyang vlogs. So, yan po ang potential. Simula kay Marjorie. So, yun po maamay. So, ito, dadako na tayo sa pinakaabangan ng lahat. Sisilipin natin kung talagang makagraduate si Tangiti or si Step Official Vlog. Siya po number one maamay. Ititingnan natin dito sa details. Meron siyang subscribers count na 32,000. So, nakapag-vlog na po siya ng 11. Isipin nyo maamay, 11 pa lang po na vlogs. So, hindi po sila nagto-2 vlogs a day or 3 vlogs a day. Nakakuha na po siya ng total views na 247,900. So, ang laki po maamay. 7 days pa lang po yan. Nag-average po si Kangiti ng 22.5K views dun sa 11. Sa kada vlog maamay. Grabe. Pasok na po siya halos sa minimum ni Bajapin na 30,000 hanggang 50,000. So, pag ginawa natin total estimated revenue niya ni Kangiti, that's around $867.65 dun sa by the views maamay. Kasi yung RPM niya nasa 3.5 na po maamay. Yun ang tansya natin. Pag ginawa natin yung day 4 revenue niya dun sa update ni Bajapin, puwapalo na po siya ng 583. So, doon pala sa D4, lumampas na po siya sa minimum. So, kahapon sa D5, pumalo na po siya ng $728, mga may. Biro nyo yan. D5 pa lang, $728 na. So, naging niya po doon is around $145. So, way up doon sa minimum na $100. At siya lang po dito sa contenders ang lumampas sa minimum. So, advance po siya ng halos 2 days maamay. Grabe. So, ngayon, pag ginawa natin daily average maamay, ni Kangiti, nag-average po si Kangiti ng $145.60. Which means, pag yan na-maintain niya hanggang sa katapusan, ang pwede niyang kitain dito sa Battle of Champions na pa-challenge by Jabber is around $4,513.60. So, graduate po mga kamay. Potential na pwedeng makagraduate si Kangiti. Pag once yan ang na-maintain niya. So, lumampas pa sa 3,000, diba? So, pag kinivert natin yan sa Philippine Peso, that's around 253,393.50 pesos. So, pandagdag dun sa sana short nila, diba? 400 plus sila. So, yan, ito. Lampas-lampas po mga kamay. So halos 700,000 ang nakuha ni Step Official Vlog sa 2 months mga kamay. Nag-average siya ng mga 350 per month yung sa 2 months na yun. Grabe. Grabe yung suporta mga kamay. Hopefully ma-maintain nga ni Kangiti yung ganyang revenue per day 145 para yan po ang kitain niya maging 45. So dyan po mag-gauge nilang lahat mga may yung power ng vlog talaga yung pag-create ng content pag-upload ng vlogs mga may sa channel. So yun nga, lagi kong sinasabi mga may, much better na maggawa ka ng content kaysa sa isipin mo mag-live. So kumbaga mas pagtunan mong pansin yun yung pag-vlog mga may. So which is yun din ang gusto natin mangyari sa ating channel. So, kumbaga, inuutay-utay natin kasi maganda po talaga ang tatakboy ng channel ng isang content creator once na talagang puspusan yung pag-upload at paggagawa ng content na papanoorin ng mga viewers, mga may. So, yun, mga may. That's it. Napakita ko na po sa inyo details ng contenders dito sa Lucky 9, sa Battle of Champions. Hopefully sa mga na napupunta po sa mga dulo, hopefully po masuportahan po ng mga viewers natin at community natin. So alam ko po may mga manok po kayo at masayaran niyo na po yung mga nasa dulo-dulo para makahabol-habol, lalong-lalo na po si si Ate Mercy para at least po ma-experience niya naman po na magkaroon ng revenue na maganda sa kanyang YouTube channel. So kumbaga, yun nga. Kumbaga dapat malagpasan niya yung revenue doon sa pa-challenge na
ginagawa ni Bajabel sa Binyan. So ngayon kasi medyo ano, mas mababa. Kumbaga. So yun mga main. At sa next vlog, abangan nyo, mas meron akong gagawin na basta abangan nyo na lang po mga main. So bago tayo magtapos ang vlog mga main, gusto ko lang muli magpasalamat sa lahat ng ano, organic, sa aling viewers, sa lahat ng ano, ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat ng grupo syempre, lalo sa ano, sa mga yun nga, sa mga followers ni Kang Iti sa kupon nito. Sobrang thank you kasi natambay sa atin sa STK TMT, sa Plants of Weed, sa Talk, sa Team Sako, sa syempre sa ano ko, sa grupo ko, sa Tuners Gang, sa Kalimbang, sa Kasangga. Sobrang thank you sa walang sawang suporta. At paalala lagi ni Vlogs mga may, na abahan nyo pong pananood ng vlogs natin. At don't skip ads sa lahat mga content creators na pinapalaw natin, para yan po ang magpapa-establish po sa amin mga may. So yun po mga may. So iwasan din po natin mga may na mag-impact ng views for the revenue mga may, para may iwasan din natin magkaroon ng, ano, ng reprimand or mati-monetize ang ating channel. So panayang mga may, see you sa next vlog po natin. Magkakamay.